ani ka. Baka nalipas po to, ma'am. Gusto niyo po bang banggitin ko kay Sir Robert na sunduin o ipasundo kayo dito? Para makipagpahinga po kayo. Baka kasi hindi niyo kayang mag-drive pa uwi. May pag-aalala lang sabi ni Lisa. No, okay lang ako. Nagsusuka talaga ako. Medyo nahimasmasa na ang pakiramdam ko. Hindi na ito pinagpatuloy pa ang pagkain ng kanyang burger at pag-inom ng juice. Isinandal muna niya ng ilang minuto ang kanyang ulo sa kanyang chair at pumikit upang marelax siya at mawala ang hilong nararamdaman. Nang medyo pakiramdam niya ay okay na siya, ay muling ipinagpatuloy ang trabaho. Marahil ay sumasabay sa stress ang kaiisip ko kay Melanie, pati na rin ang trabaho ko. Nauna pa rin siyang nakauwi kay Robert, kahit pa medyo ginabi na rin siya sa opisina at sumabay pa ang mabigat na traffic. Linda, hindi ako kakain, wala akong gana. Pagod ako at gusto ko lang magpahinga at matulog. Wika nito kay Linda. Sige ma'am, kapag nagutom kayo sabihan niyo po ako upang madalhan ko na lang kayo ng pagkain sa kwarto. Mahirap po kasi sa buntis ang nagpapagutom. Napalingon siya kay Linda dahil sa sinabi nito. Ikaw talaga Linda, akala mo sure ka na? Kunot noong sabi nito saka dumiretso sa kanilang kwarto. Pagka-shower niya ay agad siyang natulog nang mahiga siya. Hindi na nga niya nalaman na nandiyan na pala si Robert na ikinagising niya ang paghalik sa kanya nito. Sabi, makain. Nag-aalala siya sa'yo. Wala akong gana. Antok na antok nitong nagsuka ka? Kunot noong tanong naman ni Robert. Lamang si Annika na nag-aagaw ang antok sa uliran. Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Linda, buntis ka? Ang tanong ni Robert. Hindi na nakasagot pa si Annika, ni hindi na nga nagrehistro sa utak niya ang sinasabi ng asawa. Basta naririnig lamang itong nagsasalita. Naramdaman din niyang hinalikan siya nito sa buhok at sa noo. Naalimpungatan si Annika ng madaling araw. Naramdaman kasi niyang kumakalam ang kanyang sikmura. Hindi kasi siya kumain kagabi at isinuka lamang niya ang meriyandang kinain sa opisina. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising si Robert. Gusto niya ng mainit na sabaw at iyon ang sabaw ng sinigang ni Linda. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Naghanap ng makakain. Nakita niya ang tirang ulam sa loob ng ref, kaldereta, lechong kawali at gulay. Naiinis niyang isinarado muli ang ref. Humiling siya sa upuan. Nangalumbaba sa mesa matapos maupo. Gusto talaga niya ng sinigang. Tinatamad naman siyang magluto dahil frozen ang baboy sa freezer. Alam niyang kung sakaling magluluto siya ay matatagalan pa. Nagmamaktol na bumalik ito sa kwarto. Naupo siya sa isang sulok ng lapag at naiiyak na napasandal sa kama. Hawak ang tiyan na kumakalam. Naiinis siya sa sarili dahil sa naninibago siya sa kawirduhan niya na dahil sa simpleng bagay ay pinagmamaktol niya. Napagising si Robert nang yayakapin sana nito si Annika, ngunit hindi niya nakapa sa kanyang pwesto. Hey, bakit ka umiiyak? Nagulat na napagbangon ito nang makitang lumuluha at mahinang humihikbi ang asawa. Agad namang nagpunas ng luha si Annika. Ano nangyari? May masama ka bang panaginip? Kinrusot ni Robert ang kanyang mga mata upang makitang mabuti si Annika. Umiling si Annika. Naiinis lang ako, kasabay ng buntong hininga nito. Bakit? May problema ba sa opisina mo? Tuluyan ang naupo sa kanyang tabi si Robert. Umiling si Annika. Nagugutom kasi ako pero nung bumaba ako sa kusina, wala naman akong makain. Tila batang naiinis nitong sabi. Natawa si Robert sa kanyang sinabi. Bakit hindi mo ginising si Linda at nagpainit ka ng pagkain? Ayaw ko ng mga niluto niya. Hinahanap ko ang sinigang. Gusto ko ng mainit na sabaw ng sinigang. Hinapit siya ni Robert at ikinulong sa mga bisig niya. Ano bang meron sa sinigang na iyan at paulit-ulit mong nire-request? Natatawang tanong ni Robert. Basta, sinigang ang gusto ko. O sige, magpapadeliver na lang tayo ng sinigang sa mga 24 hours restaurant, okay? Biglang sumilay ang ngiti sa labi ni Annika saka tumango. Kinuha ni Robert ang wireless phone at naghanap ng mga restaurant na bukas. Meron siyang mga natawagan, kaso ay hindi nagdi-deliver. Kahit anong pakiusap niya ay hindi talaga sila nagdi-deliver. You know, if you want, we can go there and dine.
Suwestiyon niya kay Annika. At dahil talagang nagkikrave siya sa sinigang sa bayabas, ayun at mabilis itong nakapagtanggal ng damit pantulog at nagbihis sa isang simple pero disenteng damit. Naiiling namang nagpalit din ng damit si Robert. Dahil madaling araw, nagsawa rin ang traffic sa kalsada. Kaya't madali silang nakarating sa isang malapit na 24 hours restaurant na nagsiserve ng sinigang. Panay ang higop ni Annika sa inihaing sinigang, habang si Robert ay nakatingin lang at naiiling sa kanya. You know, tama siguro si Linda. Sa tingin ko, buntis ka. Nangingislap ang mga mata ni Robert habang sinasabi iyon. Nagkikrave lang ng sinigang, buntis na. Don't be positive with your expectations. Baka madisappoint tayo. You know, bukas na bukas din, pumunta tayo ng OB para makapagpa-check up ka. At tsaka, ma-sure natin. Because I am excited and for sure matutuwa sila mami at mama kapag nalaman. Bukas is today na. Hello, alas dos na kaya ng madaling araw. Tsaka, hindi ako pwede mamaya eh. May tatapusin kami sa office, bukas na lang. Okay, pero tatawag ako ng OB to set us a schedule. No, ako na lang busy ka rin. Tumango si Robert at muling pinagmasdan ang paghigop ng sabaw ng asawa. Pasensya ka na ha. Napuyat at pinagod pa kita sa pagkikrave ko. Malambing na yakap ni Annika kay Robert nang makabalik na sila ng bahay at nakahiga na silang muli sa kanilang kama. Hindi ah, may bayad kaya iyon. Nakangiting wika ni Robert saka ikinulong sa mga bisig niya si Annika at siniil ng halik sa labi na tinugon naman ng huli. At muli ay pinagsaluhan ang kanilang pagmamahalan. I thought sa OB tayo pupunta. What the hell are you doing? Galit si Robert na tinanong si Annika. Upang maisama nito si Robert sa ospital na kinaroroon na ni Melanie at makita nito ang kalagayan ng huli, ay idinahilan niyang siya ang magpapareschedule ng appointment sa isang OB. Bago sila umalis ni Robert ng bahay, ay excited pa si Robert. Ang kaninang saya at ngiti sa mukha ay napalitan ng galit. Please Robert, pagbigyan mo na ako. Alam kong ito lang ang makakatulong kay Melanie upang bumalik siya sa dati at mawala ang depresyon niya. Pakiusap at paliwanag na rin niya. You know, I can't. Galit pa rin si Robert saka ito humakbang palayo sa pintuan ng kwartong kinaroroonan ni Melanie. Hinabol siya ni Annika at yumakap sa likuran nito. Please, gawin mo ito para sa akin. Naluluhang pakiusap nito. Binalingan siya ni Robert. Galit ito pero ayaw niya nakikitang umiiyak si Annika. Kaya't buntong hininga itong humarap dito at tila lumambot ang muka. Okay, pero sinasabihan na kita. Hindi ito madali para sa ating dalawa. Baka masaktan ka. I promise I won't. Saka nito hinalikan sa labi si Robert. Thank you and I love you. Bulong pa nito. Saka niya pahilang isinama pabalik ng kwarto si Robert at nang makatapat ng muli sa pintuan ng kwarto ni Melanie, ay buntong hininga si Annika na siya na ang nagpihit ng doorknob ng kwarto. Napatingin si Mrs. Salvador sa pintuan nang bumukas ito. Nagtago si Annika sa pader upang hindi siya makita ni Melanie. Pumasok si Robert at halos lundagin siya ni Melanie sa tuwa nang makita siya nito. Niyakap niya ito ng mahigpit at pinupog ng halik sa labi at pisngi. Nanatiling nakatayo naman si Robert kahit bahagya niyang nilalayo ang parang lintang kapit ni Melanie sa kanya. Napapikit naman si Annika nang makita ang nangyari. Nasasaktan siya. Hindi niya mapigilan ang luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Napalingon sa kanya si Robert kanina kaya't inayos niya ang kanyang sarili. Nakita siya ni Mrs. Salvador sa labas ng pintuan kaya't iniwan niya si Robert at Melanie sa loob ng kwarto at pinuntahan si Annika. Maraming salamat, Iha. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Alam kong masakit ang makita sila sa ganyang ayos, pero malalaking tulong. Kay Melanie ang ginawa mo kaya salamat sa pagdala dito kay Robert. Natutuwang sabi nito. Bumuntong hininga si Annika bago nagsalita. Pinipilit niyang pakalmahin ang kalooban. Naiintindihan ko po ang inyong sitwasyon. Ang hangad ko lang po ay gumaling ng mabilis si Melanie sa kapilit ng umiti sa ginang. Sige po, sa parking area na lang po ako maghihintay kay Robert. Baka makita ako dito ni Melanie.
Saka siya nagmadaling umalis at hindi niya hinintay pa ang sasabihin ni Mrs. Salvador. Pagdating niya sa parking area, dahil wala naman sa kanya ang susi ng sasakyan ni Robert, napasandal na lamang siya sa sasakyan. Pakaramdam kasi niya ay nanghihina ang kanyang mga tuhod at nahihilo siya. Kaya mo iyan, Anika. Tama lang ang ginawa mo. Huwag kang masasaktan. Umiiyak niyang dikta sa sarili. Mahigit isang oras siyang naghintay. Kahit ayaw tumigil ng kanyang mga luha, ay pinipilit niyang ayusin ang sarili. Ayaw niyang makita siya ni Robert sa ganoong sitwasyon. Iyon ba ang gusto mo? Ang makita akong kayakap at hinahalikan ng ibang babae? Galit na tanong ni Robert sa kanya. Noon ay sakay na sila ng sasakyan ni Robert. Subalit buhay lang ang makina nito at hindi pinapaandar pa. Yumuko lamang si Anika. Anika, ayokong gawin mo ulit ang bagay na iyon. I'm sorry. Tanging sabi lamang nito na nakayoko pa rin ang ulo. Now, pwede na ba tayong pumunta sa OB? Tanong ni Robert. Please just take me home. I am not feeling well. Mahina nitong sagot. Bumuntong hininga si Robert at hindi na kumibo pa. Pinaandar na nito ang sasakyan saka hinatid si Anika sa bahay at siya naman ay tumuloy sa opisina. How stupid can you get? Naiinis na wika ni Lona nang makausap niya ito at malaman ang kanyang ginawa. I know, pero gusto kong tulungan si Melanie. At nakita kong biglang nag-iba ang aura ni Melanie nang makita si Robert kanina at napasaya ko rin ang kanyang ina. Sabi nito. Bumuntong hininga ang kausap sa kabilang linya. Please, tulungan mo ako sa mga plano ko. Gusto ko lang matulungan si Lona. You know, lagi kang ganyan. Hindi ka na nag-iba. Ginagawa mo ang sa palagay mong gusto mo at tama. Nagagalit ng wika ni Lona. Alam ni Anika na kahit hindi nakikita ang kaibigan, nakakunot ang noon nito at naiiling habang pinagsasabihan siya. Lona, I'm sorry. Huwag ka na makadagdag pa sa sakit, friend. Bahala ka. Huwag mong sabihin hindi kita pinagsabihan. Thank you. Napangiti siya kahit pilit. Alam naman niyang hindi siya matatanggihan ng kaibigan sa kanyang pakiusap. Kinabukasan, nagbilin si Anika kay Lisa ng mga bagay na dapat i-priority at tumawag na rin ito sa kanyang ama upang humingi ng tulong at ipadala pansamantala sa branch office si Mr. Santos upang tulungan siya sa pagpapatakbo nito sa kumpanya. Bakit, Iha? Aalis ka ba? May bakasyon ba kayo ulit ni Robert? Tanong ng kanyang papa. I just feel tired these days. I want to lessen my workloads pa. Sabi nito. O siya, sige. Heto pala ang mama mo at gusto kang makausap. Saka narinig ni Anika na ipinasa ng kanyang papa sa mama niya ang cellphone. Anika, anak. Napatawag ako nung nakaraan sa bahay niyo kasi hindi kita makontak. At nakausap ko si Linda. Nagkwento sa akin. Madalas ka daw mahilo at magsuka? Naglilihi ka na ba? Ma, hindi pa ako sigurado. Hindi pa rin ako nakakapunta sa OB. Aba, agad kang magpa-check up at huwag papagudin ang sarili mo. Sabi nito sa kanya. Yes, ma, kaya ako nga po pinapadala muna dito si Mr. Santos upang siya muna ang bahala sa office dito at magpapahinga muna ako. Okay, sige, mabuti iyan. Ma, I love you. Pakisabi na rin kay Papa at mamimiss ko kayo. Malungkot nitong sabi. Aba, napakalambing naman ata ngayon ang anak ko. Dala ba iyan ang pagbubuntis mo? Sinabi ko na nga hindi pa nga sure. Masyado namang excited. Saka pa niya pinasaya ang kanyang boses. O siya, sige. Magpahinga ka na daw at bukas papariyan si Mr. Santos, sabi ng iyong papa. Sige ma, salamat. Bumuntong hininga siya matapos makausap ang mga magulang. Naninikip kasi ang kanyang dibdib. Ipinagpatuloy niya ang mga bilin kay Lisa. Ma'am, matagal po ba kayong mawawala? Pwede ko naman kayong kontakin kapag may tanong ako. Oo Lisa, I just need rest. Pero hindi mo ako makokontak kasi mas gusto kong nagbabakasyon ako ay relax lang ako. Ganun po ba? Sige ma'am. Just enjoy your vacation with Sir Robert. Sabi nito sa kanya.
Nangiti siya sa bilin ni Lisa. Malambing siyang pumaibabaw sa nakahigang si Robert. Sa kanya ito hinalikan sa pisngi, sa tenga at sa labi. Naninibago ako sa iyo, ha? Araw-araw lagi kang malambing. Nakangiting wika sa kanya ni Robert, saka naghiwalay ang kanilang mga labi. Wala lang, bigla lang kitang namiss, sabi nito kay Robert. Namiss? Ako? Kagabi lang we made love. I want to feel your love every day, sabi nito kay Robert. Nakangiting ikinulong siya ni Robert sa mga bisig nito at siniil ng halik sa labi habang unti-unting tinatanggalan ng suot na damit si Annika. Magdadalawang linggo buhat nang manggaling sila sa ospital ni Robert. Ang balita niya ay panay pa rin ang iyak ni Melanie at hinahanap si Robert. Pero kahit papaano ay may improvements naman daw sa kalagayan nito. Nai-endorse niya na lahat ng bagay sa opisina kila Lisa. At si Mr. Santos ay magdadalawang linggo na ring nagre-report sa branch office nila. Naging malambing din siya kay Robert. Kung pupwede lang sana ay hindi na siya humiwalay pa kay Robert sa bawat sandali. Dahil ayaw niyang masayang ang kaunting sandaling makakasama niya ito. Naging madalas din ang kanyang pagkahilo at pagsusuka. Lalo na sa umaga pagbabango na siya. Kahit tamad na tamad at madalas sumama ang pakiramdam, ay ayaw niyang hindi siya makapasok sa opisina dahil kailangan niyang ayusin ang iba pang mga bagay na ibibili niya sa kanyang mga staffs. Hindi rin niya pinapahalata kay Robert ang sama ng kanyang pakiramdam dahil ayaw niyang mangulit itong pumunta sila sa OB. Wala pa kasi siyang panahon para doon. At ngayon na ang araw na kailangan na niyang gawin ang desisyon. Malambing niyang ipinaghanda ng damit na susuotin si Robert para sa pagpasok nito sa opisina at siya na rin ang nagluto ng almusal nito. Paulit-ulit din ang puna ni Robert sa kanya. Nakakaiba daw talaga ang ikinikilos niya this past few weeks at alam niyang natutuwa si Robert sa kanyang mga ginagawa. I think masasanay ako sa ganitong pag-aasikaso mo sa akin. Baka hanap-hanapin ko ito. And if that happen, you are obligated doing it always. Masayang komento ni Robert habang sabay silang nag-aalmusal. Bumabawi lamang ako sa iyo, nakangiting sagot ni Annika. Parang ayoko atang pumasok today sa opisina. What do you think? Parang mas gusto kong maghapon ka na lang nasamahan dito sa bahay. Ano ka ba? Alam mo namang maraming gawain sa opisina mo araw-araw. Kaya malabo ang sinasabi mo. Oo nga. Medyo dismayadong wika ni Robert saka tinapos na ang kanyang pagkain matapos tumingin sa kanyang relo. O tingnan mo, bigla kang nagmamadaling kumain? Tumayo na si Robert at sinabayan din siya ni Annika. Bye, hon! Mahigpit niyang niyakap si Robert at walang tigil na hinalik-halikan sa pisngi at sa labi. Kahit pa nga nangingilid ang luha ay nakaya niya itong supilin. You know, parang ayokong umalis talaga today. Pwede kong ipakansel ang lahat ng appointment ko. Maghapon na lang tayo magkulong sa room. Nangingiting tukso ni Robert sa asawa na nakadantay ang mga kamay sa balikat nito habang pinagsiklop ang kanilang mga palad sa leeg nito. Ngumiti si Annika at dinulutan muli ng halik sa labi si Robert bago nagsalita. How I wish the clock stopped and the world paused for this moment. Pabulong na sabi ni Annika. Nagtubig na rin ang mga mata nito. May problema ka ba? Kunot noong tanong ni Robert. Ngumiti si Annika. Wala, bakit mo naman nasabi? Naglalambing lang ang tao, may problema na? Pinilit niyang pasayahin ang tinig. Why I got a strange feeling and I see in your eyes that you seem lonely? Kunot noong tanong ni Robert sa kanya. Nakadama ito ng pag-aalala. Namuo ang mga luha sa mata ni Annika pero pinigil niya ito. Okay na, baka malate ka. I love you so much. I'm going to miss you. Umuwi ka ng maaga ha. Saka pa kumalas kay Robert at ipinagbukas niya ito ng pintuan ng driver's side ng kanyang sasakyan. Nangingiti namang sumakay si Robert at pinaandar ang sasakyan. Pagkaalis ni Robert ay pigil ang iyak ni Annika na bumalik sa kwarto. Ayaw niyang makita siya ni Linda na umiiyak. Upang mahimasmasan ay muli siyang lumabas ng kwarto at pinuntahan si Linda. Linda, uutusan lang kita sanang mamalengke, wika niya. Pero ma'am, kakatapos ko lang mamalengke kahapon at marami pa tayong stocks na pagkain sa ref, sabi nito.
May ipapabili lang ako sa iyong konti pang stocks. Ayaw ko kasing nauubusan tayo dito sa bahay. Ah, sige po, ma'am. Siya nga pala. Baka pagdating mo, wala ako. Ikaw na ang bahala muna sa sir mo, ha? Lagi mo siyang titingnan kung okay lang siya, ha? Ha, bakit po? Saan kayo pupunta? Papasok sa office. Ano ka ba, Linda? Pilit ng ngiti ang ginawa niya. Ah, ganoon po ba? Kala ko kasi matagal kayong mawawala sa tema ng salita ninyo kanina. Para kayong nagbibilin. Basta ang mga bilin ko sa'yo, huwag mong kakalimutan, ha? Opo, ma'am. Matapos iabot ang listahan ng pinapabili niya kay Linda at naabutan ng pambili, ay umalis na ito. Nagmamadali namang bumalik sa kwarto si Annika at nag-ayos ng mga gamit niya sa kanyang maleta. Panay ang iyak niya habang pinagmamasdan ang kwarto nila ni Robert at iwanan ang isang sulat sa kama. Nagtaksi na lang siya papuntang airport. Gabi na nang makauwi si Robert dahil sa dami ng meeting na kinailangan niyang puntahan. Sir, wala pa po si Ma'am Annika, pero nagtataka ako, hindi niya ginamit ang kanyang kotse. Salubong ni Linda sa kanya. Kunot noong napatingin si Robert kay Linda. Nakita ko nga ang kanyang kotse sa garahe, kaya akala ko andito na siya. Wika nito, saka kinuha ang kanyang cellphone at i-denial ang numero ni Annika. Ngunit hindi niya ito makontak. Denial niya ulit. Ngunit ganun pa rin. Sa pangatlong subok ay hindi pa rin niya ito madayal. Hindi pa rin niya makontak. Buntong hiningang napatingin sa kanyang cellphone. Hindi ko siya makontak at tila naka-off ang kanyang cellphone. Nag-aala lang sabi nito kay Linda. Tumawag na lang siya sa opisina nila Annika. This is Robert. May I please speak to Annika? Naku, Sir Robert, si Lisa po ito. Nakalive po si Ma'am Annika simula today. Ang sabi niya, magbabakasyon daw po kayo. Hindi niyo po ba kasama? Takang tanong ni Lisa. Iyon ang sabi niya? Are you sure? Tila nababahalang tanong ni Robert. Opo, 2 weeks na po siyang nag-e-endorse kay Mr. Santos ng mga work dito sa office. Bumuntong hininga si Robert. Okay, thank you. May problema po ba, sir? Nag-aalalang tanong ni Linda. No, nothing, thank you. Sige po, pauwi na rin naman po kami dito sa office, sabi naman ni Lisa. Okay, if she ever happened to contact you, just please let me know as soon as possible, okay? Sure, sir, sabi ni Lisa sa kanya. Nakatingin lang si Linda kay Robert at naghihintay ng update. Hindi mo ba siya nakitang umalis? Tanong ni Robert kay Linda. Halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi po, sir, kasi inutusan niya akong mag-grocery at nagbili na po na pagbalik daw po ay baka wala na siya. At alagaan ko daw po kayong mabuti. Kaya nga po nagtaka ako sa sinabi niya at tinanong ko kung saan siya pupunta. Ang sabi niya sa opisina daw at papasok siya. Tulirong umakyat sa kanilang kwarto si Robert. Tiningnan ang mga gamit ni Annika. Nawawala ang karamihan sa mga damit nito. Dumayal siya sa kanyang mga in-laws. Ma! Robert, iho, bakit? Gusto ko lang pong itanong kung may sinabi si Annika na uuwi siya dyan ngayon. Si Annika baka mo? Aba, wala siya dito at wala naman siyang nabanggit. Bakit, iho? May nangyari ba? Nasa tono ng boses nito ang pag-aalala. Napaupo si Robert sa gilid ng kama. Pakiramdam niya ay nanlalambot siya. Tila muli ay nilayuan na naman siya ni Annika. I think she was running away again. Tila naiiyak niyang sabi. What? Pero bakit? May naging problema ba kayo? Napataas ang boses ng biyanan. Nothing, ma. Actually, lately, ang sweet pa nga niya sa akin. Lalo kaninang umaga bago ako pumasok sa office. Sinubukan mo ba siyang tawagan sa cellphone niya? I did, pero patay po eh. Ano na naman kayang pumasok sa isip ng batang yon? Patuloy na pag-aalala nito. Hindi kumibo si Robert. Sa kabilang linya, narinig niyang nag-uusap ang mag-asawa. Hello, Robert, iho. We will fly there early tomorrow. For tonight, just continue to trace her and call all the possible person she may be acquainted with. Papa ni Annika ang narinig niyang nagsalita sa kabilang linya. Marahil ay kinuha nito ang cellphone sa kanyang asawa. Yes, Papa. Nagsisimula na po akong i-dial ang mga kakilala niya. Okay, gagawin din namin yan. Bye. Magpahinga ka na muna. Bye, Papa. Salamat po.
Bahagya niyang naipokpok sa sentido ang hawak na cellphone. Anika, ano bang problema mo? Ano na naman this time? Tila naiinis nitong sabi at tatayo na sana ito pero may nakapa ito sa kama na naupuan niya. Isang sulat. Kinakabahang binuksan niya ito at binasa. Robert, I am sorry. While reading this, I am sure I am currently in a long trip. This is very hard for me, but I need to do it. But it doesn't mean that I do not love you. God knows how much I love you. It is just I thought this is the best thing to do, for you to follow my request. Please help Melanie to mend her broken self. Please do it until she totally regains her consciousness. And I hope when I return, I am still welcome in your heart. Anika. Nilamukos ni Robert ang sulat at mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao. Galit na pinagsusuntok ang kama. You are stubborn. How can you do this to me? Galit nitong sabi. Bakit kailangan mo akong pangunahan sa desisyon ko? You are so unfair. So unfair. Muli nitong ibinuhos ang galit sa pagsuntok sa kama. Nakita niya ang kanyang cellphone at muling idenial ang number ni Anika. Pero tulad kanina, hindi pa rin niya makontak at operator lamang ang sumasagot. Nakalimang tawag na siya at wala pa rin. Iisa lang ang sinasabi ng operator. Galit na ibinato niya ang kanyang cellphone. Buti at sa kama lamang ito nahulog. Senyora, kagabi pa po siya aburido. Hindi nga po kumain ng hapunan. Kahit ilang beses ko siyang kinatok. Simula nang pumasok sa kwarto ay hindi na ito lumabas. Nag-aalalang kwento ni Linda nang pagbuksan niya na ng pinto ang mami ni Robert kasunod ang kanyang daddy. Tinawagan kasi sila ni Linda dahil sa pag-aalala. Nakatingin sa direksyon ng kwarto nila Robert at Anika ang mga nag-aalalang bagong dating. Naikwento na rin ni Linda ang iba pang detalye. Hindi ba sila nag-away? Tanong na nakatatandang Mr. Gutierrez. Hindi po. Ang sweet nga po nila bago sila nagkahiwalay kahapon. Nag-aalalang umakyat sa taas ang nakatatandang si Mrs. Gutierrez at kumatok sa kwarto ni Robert. Sumunod ang daddy nito. Ilang katok na rin ay hindi pa nagbubukas ng pinto. Pinihit nila ito, hindi nakalak kaya't pumasok sila. Dat na nilang nakahandusay sa gilid ng kama si Robert at sa paanan nito ay dalawang bote ng alak na walang laman. Ang damit nitong suot ay kahapon pa rin. Hindi pa rin ito nagpapalit mula manggaling sa opisina. Robert anak! Nag-aalalang hawak sa kanya ng kanyang ina. Sinubukan naman siyang itayo ng kanyang ama at ipinahiga sa kama. Langong-langong ito sa alak. Linda, magdala ka dito ng maligamgam na tubig na panghilamo sa kanya, dali! Utos ni Mrs. Gutierrez kay Linda na nakatayo sa tapat ng pinto. Opo! Nagmamadali itong sumunod. Nakita ng kanyang ama ang nilamukos na papel. Ito ang sulat ni Anika. Pagkabasa ay buntong hiningang inabot sa kanyang esposa. Si Melanie? Dahil kay Melanie! Kunot noong wika ng kanyang ina. Dumating si Linda na may dalang plangganang may maligamgam na tubig at bimpo. Kinuha iyon na nag-aalala pa rin nakakatandang Mrs. Gutierrez at inumpisahang hilamusan ang anak. Habang iniligpit naman ni Linda ang mga bote ng wine na nagkalat sa sahig at inilabas ng kwarto. Tamang-tama namang pag-doorbell sa may gate, dumating ang mga magulang ni Anika. Sinamahan sila ni Linda sa kwarto kung saan ang kanilang mga balae at si Robert ay nandoon. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng mama ni Anika saka lumapit sa mag-ina. Iniabot naman sa kanila ng ama ni Robert ang sulat ni Anika. Sino si Melanie? Tanong ng ama ni Anika. Siya ang dating girlfriend ni Robert, kumpadre. Actually, nabalitaan na rin namin ang nangyari sa kanya. She is mentally ill due to depressions. Hindi naman namin alam na ito ay dahil sa pagpapakasal ni Robert. Pabuntong hiningang wika ng nakatatandang Mr. Gutierrez. Napakabait ni Anika upang kanyang isakripisyo ang sarili para sa ibang tao. Dugtong nitong sabi. Hindi kumpadre, hindi ako pabor sa ginawa niya. Ang asawa naman niya ang kanyang sinaktan bukod sa sarili niya. Tila nagagalit na wika ng ama ni Anika. Kilala ko ang anak natin Bernardo. Hindi siya gagawa ng ganyan kung walang nakiusap at nag-udyok sa kanya. Sansala ni Mrs. Morales. Napabuntong hininga na lamang si Mr. Morales.
Iniwan nilang tulog si Robert sa kwarto at sa sala na lamang sila nag-usap. Tinawagan na rin ng mag-asawang Morales ang kanilang branch office at pinagtatanong si Lisa. Ngunit kagaya ng sagot ni Lisa kay Robert, iyon din ang huli niyang sagot. Lumipas ang 3 linggo, walang nagpaparamdam na Anika. Hindi rin siya makontak ng mga ito. Mr. Salvador, andito kami ngayon ng aking kumpadre upang linawin at mapag-usapan ang mga bagay tungkol sa mga bata. Panimulang salita ng katatandang Mr. Gutierrez matapos silang hudyatan ng kausap na maupo. Naiintindihan naman namin ang kalagayan ng inyong anak at tulad namin ay nag-iisa rin yun siyang anak. Subalit ang mag-asawa ang nagkakasira at nagkakagulo dahil sa pangyayari. Salo ni Mr. Morales. Alam ninyo mga kumpadre, ako ay nahihiya actually at umabot sa ganitong sitwasyon ng lahat. Noon pa man ay kinontra ko na ang aking asawa na huwag na niyang guluhin pa ang mag-asawa dahil sa kukulangan ng aming anak kaya siya nagkakaganyan. Oo, masakit sa isang magulang ang makitang nagkakaganyan ang nag-iisa ng anak. Subalit kung makakasira naman ang ibang pamilya ang solusyon, hindi ko naman maaatim na mangyari ito. Iyon nga lamang, alam naman natin ang mga babae. Palibhasa isang ina, masyadong emosyonal at kung anong unang solusyon ang naisip ay iyon ang ginagawa hakbang. Paliwanag ni Mr. Salvador. Ganoon na nga kumpadre. Maging ang aming esposa ay nagagalit at gustong sumugod agad. Kaya nga kami na ang nagboluntaryong ayusin ang mga bagay upang hindi kami makadagdag sa gulo at sakit na ngayon ay dinaranas ng inyong pamilya. Ang ama ni Robert, hayaan ninyo at gagawan ko ng paraan na mailayo ang aming si Melanie dito upang hindi na siya makagulo pa sa mag-asawa at naiintindihan ko ang sitwasyon nila. Umaasa din akong sana ay magkasundo na sila sa lalong madaling panahon. Nakangiting wika ni Mr. Salvador. Ipagpahumanhin niyo ang nagawa ng aking esposa at ng anak ko. Dugtong pa nito. Simula ng gabing malaman ni Robert ang pag-alis ng asawa ay hindi na ito lumabas ng kanyang kwarto. Bihira din niyang kainin ang mga pagkaing inaakyat sa kanya ni Linda. Madalas pa itong langu sa alak. Hindi na rin siya nakapasok pa sa opisina. Kahit panay ang tawag ni Tricia sa kanya, maging si Blessie ay hindi rin niya hinaharap kapag bumibisita sa kanya upang libangin siya. Anong kasalanan ko sa iyo at ginawa mo sa akin ito? Malungkot nitong tanong habang tangan ang isang basong may lamang hard drink. Wala ka ba talagang pakiramdam sa damdamin ko? Akala ko ba mahal mo ako? Bakit simula ng ikasal tayo, lagi na lamang ako ang talo? Ako ang umuunawa. Kailan mo i-consider ang damdamin ko? Galit niyang sabi sa pagitan ng pagsinok dahil sa kalangit. Tulad ng mga lumipas na araw, napapangiwi si Linda tuwing papasok sa kwarto ni Robert at maghahatid ng pagkain. Dahil kung hindi basag na bote ng alak, basag na baso ang kanyang winawalisan kasama ng mga pagkain ibinato. Ang dating mabungong kwarto ay amoy alak na. Bihira na ring maligo at magpalit ng damit si Robert. Humahaba na rin ang kanyang balbas. Lagi ring magulo ang kama. Bro, nakakarami ka na ng inom ah. Baka ihatid na naman kita sa bahay nyo ng lasing na lasing. Paalala ni Joseph kay Robert. Ilang araw na rin ang lumipas nang naisipan na ring lumabas ng bahay ni Robert. Subalit naging tambayan na naman niya ang bahay ni Joseph. Or kaya nasa bar sila ng kaibigan. Alam na rin ng mga ito ang nangyari sa kanila ni Annika.